Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, gagawa tayo ng review about the Colorette Cosmetics. At ito yung bagong line nila na Supra Matte. Ito pala yung itsura ng box niya. Sa box niya, makikita niyo yung mga ingredients na ginamit, which is ito. And makikita niyo din yung shade name niya, which is Dennis. So, makikita niyo rin yung expiration niya, which is 24 months after opening. So, yung mga claims pala ng product is mattest of all mattes, transfer proof, hyper last up to 12 hours, lip plumping, full coverage, silky application, non-drying, with jojoba oil and grapeseed oil, dries in a few seconds. Kung hindi nyo alam yung jojoba oil and grapeseed oil, makikita nyo yung benefits niya sa box din. I bought this product for 499 pesos and para sa akin, mahal na siya, kaya mataas yung expectation ko dito sa product na to. And para sa akin, yung kiniklaim ng product na to is masyadong malupit, kaya tignan natin kung malupit talaga tong product na to. Ito pala yung itsura ng product and makikita nyo lang na may Colorette na nakalagay dito and nakalagay yung shade name sa likod, which is Denise. Para sa akin, okay yung packaging, sleek siyang tignan and makikita nyo agad yung shade dito. And kapag inamoy niyo yung product, para siyang sweet na may pagka-mentol, na may pagka-fruity na scent. Ito pala yung doe foot applicator niya and maganda siya kasi gustong-gusto ko yung mga pointy na applicator. Ito pala yung swatch ng Denise and mga ganitong color lang yung pinipili ko kasi wearable siya. Ito na pala yung itsura ng Denise sa aking lips and para sa akin, mas light siya dito sa tube kesa sa aking lips kasi pag sa lips ko, para siyang naging red. Kung makikita nyo, nag-red siya sa akin, hindi ko alam kung lips ko na talaga yung may problema kasi nag-review din ako ng Careline before and yun din, para siyang naging dark red sa lips ko pero sa tube hindi naman. Titignan nyo din dito, mas light talaga yung nasa tube kesa yung nasa skin ko. Sa application, hindi naman ako nahirapan. Smooth and nag-glide siya ng maayos sa aking lips. Second, very pigmented siya and one swipe lang na cover niya agad yung lips ko. Lightweight lang yung liquid lipstick and hindi siya sticky kasi kahit anong gawin kong wala akong maramdaman na stickiness. Nakalimutan ko palang sabihin, yung unang pagka-apply ko sa kanya, very mental yung pakiramdam niya sa lips ko. And yung scent niya, hanggang ngayon naamoy ko pa rin. Pero para sa akin, hindi naman siya ganong ka-bothering kasi nababangon naman ako. And transfer proof din siya. Ito rin, kahit anong smudge ko sa kanya, hindi rin siya nagtatransfer. It is now 4:51 in the afternoon. And babalikan ko na lang kayo mamaya for an update. Hi guys, welcome back. And nandito na ako for the last update. And it's already 11:22 in the evening. And kung makikita nyo, nag-fade na siya ng bonggang-bongga. Parang nag-iwan na lang siya ng tint. Sobrang food trip yung ginawa namin kanina ni MJ. Kumain kami ng kwek-kwek, ng tukneneng, ng lumpiang sariwa, ng tokwat baboy at uminom din ako ng maraming-maraming tubig plus milk tea. Kaya para sa akin, hindi siya pang malakasan na kainan. Siguro kung konti lang yung kakainin mo, mas tatagal siya. Ang tanong natin dito is kung mare-recommend ko ba siya sa inyo or hindi and ang sagot ko is yes. Kahit na hindi siya ganong tumagal sa akin lips, okay na okay para sa akin kasi na-moisturize yung lips ko. Hindi ako nakaramdam ng kahit anong dryness. And kanina, di ba yung unang-unang video ko, may pagka-red siya. Pero nung tumagal na, naging pinkish brown siya and yun yung gusto ko. Nag-iwan lang din siya ng magandang tint sa akin lips kasi yung ibang liquid lipstick na natatry ko kasi nagka-crack siya. Yung parang pwede mong tuklapin, pero ito, parang nag-sink siya sa labi ko. Pero sa lahat-lahat, ang pinaka-nagustuhan ko dito sa liquid lipstick na to is namo-moisturize niya yung labi ko kahit na super matte siya. Kasi para sa akin, mahirap humanap ng liquid lipstick na hindi siya magbibitak-bitak. So kung hindi kayo nagtitipid and may budget kayo, much better na ito yung bilhin nyo kasi yung claims niya and yung benefits niya totoo, nakakatulong pa siya sa ating lips. Dun sa 12 hours na kiniklaim niya na magtatagal siya sa lips, hindi ko lang sure, siguro depende pa rin sa kinakain nyo. Pero para sa akin, kahit 6 hours lang siya, okay lang din kasi hindi naman ako maarte, okay lang sa akin mag-reapply na mag-reapply. Tagal din pala siya bago mag-expire, 24 months, kaya kung mag-i-invest kayo dito, tingin ko sulit naman siya. And kung nagtitipid kayo, antayin nyo na lang silang mag-sale kasi last time nakita ko sila nag-sale, 50% off, so 250 pesos lang and hindi ako nakaabot. Kaya kung gusto nyo bumili na to tapos nagtitipid kayo, antayin nyo na lang silang mag-sale. And that's all for my review about the Colorette Cosmetics Supra Matte and sana nag-enjoy kayo and may natutunan kayo sa video na to. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe and pakit lang yung bell button sa ilalim para ma-notify kayo whenever I upload new videos and sa susunod ko ulit na video. Bye!